Alright guys, what's up yo? So, kumusta kayo ngayon guys? Ako ngayon papuntang papakarwash tayo ngayon So, Sabado ngayon and I'm driving with my one hand. Alright. So, medyo tayo? Baldado tayo Pero kaya naman. Ngayon ay magpapakarwash tayo kasi sobrang dumi na ng van. Simula nung dumating kami, ilang beses namin ginagamit to. And hindi pa natin nalilinis. Hindi naman natin malinis kasi, di ba, hindi tayo pwede magpasa ng kamay. Dahil isa lang kamay ko. Okay. May mata tayo ng car wash. At dahil sa mga susunod araw, marami pa tayong mga biyahe na gawin. And mag-isa lang ako. Siyempre, nasa bahay sa La Rizal, papahinga. Ilang araw din kasi namin yung puro labas, And, ano mo, nagda-drive ako ng isang kamay lang. Anyway, kumusta kayo ngayon guys? Ngayon ay Sabado. Ang lahat ay nasa bahay, nagpapahinga. Anyway nga pala guys, hindi tayo nakakapag, pasensya na sa mga fans. Wow, sa mga fans. Doon sa mga naghihintay ng upload ko ng mga acoustic cover. Wow! May naghihintay. Actually, mga natutuwa pa yung iba na hindi ko nag-upload kasi hindi nila nadidinig yung boses ko. Hindi ako makapag-upload ngayon kasi hindi ako makapag-cover ng mga kanta. Kasi hindi ako makapag-gitara. Paano ako mag-gitara, di ba? Ganito yung kamay ko. Yan. Meron tayong mga ilan-ilan dyan na yung mga sumusuporta sa atin. Yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin dyan. Sa mga nanonood ng vlog ko, sa mga nakikinig ng mga cover ko, sa mga acoustic cover, yan, sa mga kanta. Maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta. Malay nyo, di ba, malapit na yung Pasko. So, malay mo, di ba, mabless tayo and share ko yung blessings sa inyo, di ba. Ito kasi ako sa Pilipinas ngayon until November kasi nagpapagaling nga ako. Dumi na nga ng kamay ko dito kasi hindi ko pa rin mapigilang gumawa. Yun naman, di ba? Kahit nahihirapan ako, syempre nagda-drive pa din ako kahit isang kamay lang, 100 drive. And naglilinis ng bahay. Wow, sipag. Di ba? Buti nga hindi lumalala yung fracture natin. Meron kasi ako nangyari kasi dito. Na fracture kasi ako dahil sa isang pasyente namin. Ayan. Anyway, wala naman may kasalanan, hindi ko kasalanan, hindi rin niya kasalanan kasi wala rin siya sa katinuang isip. So hindi niya alam yung ginagawa niya. So ako yung may alam na ginagawa ko, pero siyempre gusto natin siyang tulungan, ayaw natin siya mapahamak. Then kahit medyo aggressive siya ng konti, ginrab natin siya, hinamakan natin siya. And then yung tinamaan niya yung yung little finger. Kaya yun ang nangyari. Na-fracture ako. Spiral fracture. And hairline naman, pero medyo kailangan natin ng matagal-tagal na pahinga. 1.5 months, ayan. Almost 1.5 months ako nagpapahinga. Papahinga para gumaling yung fracture natin. And then yun, kaya babalik ako November sa Singapore para mag-check up ko. And then balik ulit ako sa Pilipinas kasi mga anak naman si Rizel. Yun, so mahaba-habay pahinga natin. Hanggang December naman ako nun. So medyo napahinga tayo. So, blessings in disguise nga daw, pero blessings kasi, di ba, malapit na yung June ni Rizel, mga anak ko siya, and magkasama kami. Pero mahirap, di ba? Ang hirap, ang sakit. Hindi ka rin makagalaw mabuti. Gusto mong tulungan yung asawa mo, pero tinutulungan ko naman siya hanggang sa makakaya ko. Kasi limited din yung natin. Limited din yung kakayahan natin ngayon kasi meron tayong fracture. Yun. Siyempre, dahan-dahan lang ako mag-drive ngayon. Hindi ako magmabilis kasi isa lang kamay ko. Siyempre, safety first. Grabe guys, Grabe. November na, October na, magno-November na. Pero grabe pa din pala init dito sa Pilipinas, Hindi naman sa lahat sa buong Pilipinas, pero dito sa Kabanatuan, grabe pala init dito sa Kabanatuan. Grabe.
malamig siya, okay siya sa umaga, malamig siya sa umaga. Pero pagdating ng mga alas 10 na pataas, oh my god, napakainit. 'Di ba? Maliligo ka talaga ulit. Tapos sa hapon, pagdating ng hapon, maliligo ka ulit kasi gusto mong mawala yung ano, mawala yung lagkit-lagkit sa katawan mo gawa nga ng sobrang init sa maghapon. 'Di ba? Yeah. Lagi ako nakataas kamay, no. Lagi yung nakataas yung kamay ko kasi siyempre wala ako sa Singapore. Nasa Singapore yung doktor ko. Minsan binaba ako pero pag nangangawit lang. Pero lagi ako nakataas kasi ayoko mamaga yung kamay ko kasi siyempre wala yung doktor ko dito. Pag namaga yung kamay ko, kailangan tanggalin to dahil hihigpit. So ayoko naman mangyari yun. Kaya ayun, nandito tayo ngayon at siyempre iningatan natin to. Tapos siyempre chine-check natin yung mga circulation from time to time. Dahil ayoko nga magkaroon ng komplikasyon. At nasa Pilipinas ako, natatakot din naman ako. Yun. Malapit na tayo sa car wash. Malapit na tayo. So, papa-car wash tayo ngayon, guys. Pakita ko na lang din sa inyo kung saan ako nagpapa-car wash. Dito na tayo ngayon sa car wash, ano, dito sa Vergara Highway. RK Concept Auto Spa. Ito, dito kami nagpapa-car wash. Mukhang madami ngayon, no, kasi Sabado eh. Ang dami nagpapa-car wash. Tignan nyo, guys. So, madami-dami pa. Ayan, madami-dami siyang ginagawa. And, pang pito daw ako. Sige, hintayin lang natin. Pang pito pa daw ako. Mamaya-maya pa ako na ito makaka-uwi. Pero okay lang. Maghintay tayo. Uy, dami. Grabe. Madami naman silang gumagawa. Okay lang yan. Tamay-tamay muna tayo dito. Isa sa gusto ko dito, guys, eh meron silang client lounge. Pwede kang ano dito, pwede kang tumambay dito habang hinihintay mo matapos ang kotse mo. Tapos pwede ka rin dito magmerienda, may mga soft drinks, tapos chichirya sila. Yun. Aircon to, guys, aircon. Kahit sobrang init sa labas, pwede kang magpahinga dito. Hindi ka maiinitan, hindi ka maboboard. Okay, so yun, guys, tapos na tayo magpa-car wash, na uwi na tayo kasi may lakad tayo mamaya. Punta tayo na Wesleyan, nanood tayo ng team dance kasi palaro nila. Yun. So, medyo paaraw lang ako saglit dito na bago umandar. Medyo paaraw natin yung bandang saglit. Tutuyuin natin yung mga ano, yung mga hindi ganong natuyo para pag tumukbo tayo eh hindi masyadong malikabukan yung ano, yung van. So ibibilad muna natin ng konti. Pero medyo naman pwede naman tayong tumakbo ng medyo mabagal para matuyo yung mga ibang hindi pa natutuyo, di ba? So, yun lang. Uwi na tayo ng bahay. Thank you, guys, for watching. Bye-bye.